po, mga kaklase at binibining Haley. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang kwentong Ang Tunay na Prinsesa. Pero bago kong magsimula, nais kong itanong sa inyo, anong hinahanap ninyo sa isang kaibigan? Dapat bang mayaman? O dapat bang maganda ang mukha? O dapat maganda ang ugali? Magaling. Ang aking kwento ay nagpapakita ng pagsubok ng karakter ng pangunahing tauhan na si Jenan. Simulan na natin ang kwento. Sa isang magkarang bulwagan, may isang pagdiriwang na nagaganap. Binigyan ng announcer ang pagpanggit ng pangalan ng nanalo bilang prinsesa ng gabi. At ang nanalo bilang prinsesa ng gabi ay si Prinsesa Jenan. Napigla si Jenan sa kanyang pagkapanalo. Lubos na natuwa ang kanyang mga kaibigan. Umakyat ng entablado si Jenan at isinuot ang kanyang korona. Umakyat din ng entablado ang pinakagwapong si Ahil at sinabi kay Jenan, "Bagay talaga tayo, Jenan. Ang ibang estudyante ay kinikilig." Ngunit sa isang bahagi ng silid, nakatungo at malungkot si Jollibee. Hinahangaan na niya ang magandang dalagang si Jenan mula pa nang sila ay nasa ika-anim na baitang. Tumugtog ang musika at nagsimulang magsayawan ang lahat. Naisip ni Jollibee na uuwi na lamang dahil sa kanyang kalungkutan. Sa kanyang paglalakad, dumaan siya sa isang mosque. Sumamba siya at inalay kay Ala ang kalungkutan kanyang nadarama. Kinabukasan, sinuot ni Jenan ang kanyang hijab. Nang papasok siya sa paaralan, dumaan siya sa grupo ni Ahil. Sinabi ni Ahil sa dalaga na, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat, Jenan, dahil ako ay isang mayamang anak ng imam." Hindi nagustuhan ng dalaga ang ugali ni Ahil dahil siya ay nagyayabang. Kaya hindi niya pinansin ito. Noong makapasok siya sa silid-aralan, napansin niya ang kanyang kaklase na si Jollibee na nagbabasa ng Koran. Tumabi siya dito at tinanong kung nakapag-aral siya para sa kanilang pagtataya. "Oo, nakapag-aral ako. Ikaw ba?" "Hindi ko maintindihan ang ating leksyon. Maaari mo ba akong tulungan?" Tinuruan ni Jollibee si Jenan. Makaraan ang isang linggo, lumabas na ang resulta ng pagtataya. Si Jollibee at Jenan ang may pinakamataas na marka. Naggalit ang buong klase kay Jollibee dahil inutusan nila ni Ahil ang lahat na huwag nilang kaibiganin si Jollibee. Tumayo si Jenan at sinabi sa lahat, "Mali ang huskahan natin ang ibang tao. Dapat alam natin ang harap. Ang kagandahang loob at kabutihang asal ang nais ni Allah." Napahiya ang lahat at humingi ng paumanhin kay Jollibee. Simula noon, naging matalik na mapaibigan si Jenan at Jollibee. Sinabi ni Jollibee, "Hindi ka lang prinsesa ng kagandahan. Prinsesa ka rin ng kagandahang loob." Ang dating mayabang na si Ahil ay nagbago na. Nagbabasa na siya ngayon ng Quran. Naging mapayapa na ang Islamia High School. At dyan nagtatapos ang aking kwento. Sana
talaga ang kayamanan o kagandahang pisikal. Mas mabuti na humanap ka ng kaibigan na may busilak na kalokohan.